nakikita ka pala kasama sa nasa yun. Wala ka mo ginagawa masama. Masama lang itura mo yun lang. Pero parang hindi ka chemistry. Ano nga ko lang mo? Tama ninyo? Kaya kasama na rin yun, magka-stays mo tayo. Diba? Yung bagbuka tayo malinis kahit na hindi. Pero, so what I'm trying to say is this. Sometimes, we are so proud not to admit what we do not know, not to admit what we do not understand. We are so proud to admit what we need to improve on. Paano na, kahit sa mga boss, isa nahiya tayo mong ano, kung hindi natin alam gagawin natin. Sabi, oh, gawin mo ito, gawin mo ito. Opo. Lapas na lang. Paano ka naman ito? Ba't yung sa kanawin? Paano ka alam niya? O, may nag-expect siya, mali mo sa ginawa ko. Kesa naman, nagpupagmali ka alam mo na hindi ko ito alam. Malalaman natin. May hindi ko alam. Di ba? Ah, masama ako. Matanggal ka, malalaman ako. Iba. Kaya, recitation. Ano yung recitation? What does it mean? Resign to God. As in God, hindi na yung paraan ko. Yung paraan mo na. As in, surrender yourself to His ways. Even sometimes it is seemingly illogical, seemingly uncomfortable to you, but you have to say, God, sige po, tingnan niyo si Simon. Sabi niya, Master, we worked hard all night and caught nothing. I'm expert. But, I will do as you say and let down the nets. Kahit na sa palang, ang labo, kami na alam yun eh. Di ba? But go to the deep. Sabi ng Lord, go to the deep. Sometimes the reason why you're not getting anything, because I don't want you to remain shallow in your life. I want you to get deeper. I want you to get stronger, wiser, more knowledgeable. Gusto ko, get deeper in life. Di ba? Para hindi nila parang dyan sa ibabaw. Go to the deep. Amazing si God eh. Nasabi niya, okay God, marunong ka ba talaga mag-isda? Pwede ka mag-argue eh. Pwede mo sabi, marunong ka pa sa amin. Ito na ang buhay namin. Ikaw, saan ka ba galing?
Carpintero ka lang. May ba, he grew up as a carpenter. Anong mali mo sa isda? Basta, ilagay ko sa kabila, walang argument. Talaga nag-resign na siya, okay God, but because you said this, I follow. Kanilagay niya. Kaya dapat, ano sabihin ng Diyos, pakinggan mo kasi God tells us it. When to launch it, what to do, whenever. Kasi minsan may mga bagay na hindi natin ginagawa, kaya nagkakatubla problema tayo. Di ba? Kailangan pag ano ba gusto mo gawin ko? Ano ba pinagawa mo sa akin? Ito, among sa mga Christians, minsan takot-takot tayong ano magsabi ng totoo sa tao. Ito lang, simple lang ito ha. Bumili kami sa isang bakery. Eh, hindi ko sabi ito anong bakery yun. Basta, sa mall. Yun. Eh, din itong anak ko, PWD, siya yung bumili eh. Hindi yan dala yung kanyang ano, card. Dala nila sa telepono. Sabi niya, ano yan? Mama, ano yan? Ah, ano po eh, yung sa PWD. Asan ang ID mo? Ay, hindi ko po dala wallet ko. Kaya sa telepono. O ngayon, siyempre, hindi discounted naman, kaya hindi maganda yung dating mga tanong. Siyempre, kain mo kami dahil nagsalita nga ako na hindi pa kami busog. Magkasaba yan, di ba? So, kain muna. Sa ito, tawin, lumabas na siya. Ayan, huwag ka magagalit ha. Hindi maganda yung pagtatanong mo. Kasi, tatanungin mo lang, pwede mo naman tanungin na, ay, pasensya na ako. Sabihin mo lang, oh, ayaw, di ba? Hindi pa ka natin pipilitin. Kailangan mo yung bumibili. Di ba? Please, pwede naman yun. Eh, kaya pasensya ka na, ha? Hindi maganda talaga yun. Pasensya na rin po kayo, pasensya na rin po kayo. Di ba? O, ngayon, bumalik kami nung buy one take one na kasi gabi na eh. Wala nang PWD, buy one take one eh. Pagbalik namin, lumapit yung ano, ko, okay lang ba ito? Yan, sa buy one, kasama mo sa buy one take one, sabi basis ko, sabi niya, ay, basta kayo! Bigla ang bait na. Bakit? Sa magdala ka na sa mga nato, hindi ka pa muna. Huwag na tayo, hindi bilig dyan. Sinulugi ka. Di ba, sabihin mo na naman ang totoo, at mag-resign ka sa parang ng Diyos, sabi na ba yun, speak the truth in love eh. Lumi mo totoo, oh, hindi nakabili ka rin ng buy one take one. Kasi nawala yung chance. Dahil nasa sama ng Diyos, ayabang mo, ayaw mo tanggapin. You listen to God's ways. You surrender your ways to God and say, God, I resign. Whatever is your ways, I'm follow. Di ba? Kasi ito naman na nandiyan naman sa Bible, ang ganda ganda mga instructions ng Diyos. Sabi lang, doon, napakalabo, sasabihin ko dyan, baka mainis pa yan. Sasabihin mo sa mga, ganda pa lang. Di ba? Ito siya, sabi ko, ina-advise ko kahit sa mga may-ari ng kumpanya. Pag talagang hindi tama, tanggalin. Paano? Ito lang yan, huwag kumiyain. O, pangangat ka pa sinabi na. Hindi mo pa rin binabago yun ang doon. O, ay, huwag ganda lang. Tutali, hindi ka rin binabago. Ang kumpanya, ay, huwag bago. Kaya, bukas, huwag ka pa. Andiyan ang sistema, may mga memo naman, di ba? Andiyan, hindi mo natin mo na, hindi mo palama. Diba? So, hindi mo lang sistema. Hindi mo kailangan itapulo. Kasi hindi naman kung naitapulo mo, pinadayas mo, galit ka, galit siya, galit kayo dalawa. Di ba? Pareho kayo pa sa itapulo. Tapos nagsisisihan kayo, kailangan kagawin mo doon. Kasi siya, siya naman, tinggal na po sa kapangya! Wala silang kapahinganan. Pero kung maganda yung usapan nila, may itong gusto. Kahit pinalayos niya ako, hindi ako pinibita. Diba? Diba? Parang, you know, ikaw naman, ay, buti yung mag siya. Wala ka sa kudo. Hindi ako dito na sa dolly. Diba? Kasi, mabay pa rin. Diba? Kaya tanungan ng Diyos sa atin eh, what is the Lord telling you? But you're still procrastinating. Maybe to some of you, you need to accept Him really as your Lord. Don't just make it as your, as in parang genie, that when you need something, look up to God. Why don't you really allow Him to be your Lord? Kung hindi ka is telling you, alam mo magpabaptize ka. Alam mo, dapat ka, matuto ka naman. Yung ba, matuto ka mag-volunteer din sa ministry. Para naman, iiba yung pananaw mo pag linggo, di ba? Kung buong linggo, nandun ka sa trabaho, nakita mo, puro numero, computer, puro. Tapos punta ka naman, tulong ka sa mga mahihirap, baka maiba yung pananaw mo. Ay, grabe, no? Natutulong sila sa kalye. Tulong ka, paliguan mo sila.
Mabago may pananaw mo. Sa opisina, puro lang numil makikita ko, puro lang computer, puro lang mga pasbubing na naka-makeup. Diba? May makeup ka, may katawan, hindi lang yun. Puro naman ako. Diba? Minister Bibi, in your, how you spend your money? As in, Bibi, the Lord is telling you, why don't you start putting it first, even your finances? Diba? And as you resign, you trust. Expect God to do what He promised you to have when you obey. You see, you must obey and expect Him to do what He said He will do. And our ating Diyos, He's so faithful, He does what He promised. Are you following? Kaya nga sabi, tingnan nyo, when they have done this, they enclosed a great quantity of fish and their nets began to break. So they signaled to their partners. So they come in other boat for them to come and help them. And they came and filled both of the boats so that they began to sink. Listen to this. They may have spent 10 hours. But it doesn't matter because in 10 minutes, what they wanted to get. You know what God is saying? I don't care how long you've been suffering, but if you will just listen to me, I can do it in 10 seconds. You just follow me. I can bless you in a short time. When I was kicked out from the job, I went through 2 years, no complaint, 2 years. And somebody told me, in your first year, you just eat whatever you said, give it to me. On the second year, whatever you said, you just, on the third year, you will reap a great harvest. You know something just happened? And I went out and just did my best. Ano yung amazing ang Diyos. At pagkatapos ng lahat ng yun, yung ordeal, sabi niya, I will expand your border. And he did it. He expanded it. Makaakot ako sa security na. 21st floor. Diba? No. Pati ko lang, ano siya sabi ng Diyos sa atin? Kaya sabi ng Bible, huwag kayong matakot. Kasi ako yung Diyos pa rin na nahihawak ng lahat ng bagay. You better trust me. I know what I'm doing. And when He promised something, He will surely do it. Now listen to this. But when Simon Peter saw that he fell down on Jesus' feet, saying, go away from the Lord. Go away from me, Lord. I am a sinful man. For a beast that assists him. All his companions, because of the cuts of the fish that they have taken, tandaan, hindi pa sila followers of Jesus. Hindi pa sila apostles at this time. This was the first time hanggang susunod pa lang kay Jesus, kasi sabi Jesus. So also there were James and John, sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, do not fear. From now on, you will be catching men. And when they had brought their boats to land, they left everything and followed him. Amazing. Ano sabi niya? Itong pinakamaganda. More than the income, more than the fish, more than the blessing, you know what God gave them? A clear direction for their lives. Sabi niya, from now on,